Isang Cavite sa mga tinuturing na bayan ng mga bayani. Mula noon hanggang ngayon sa modernong panahon ay pinatunayan niya ng ating mga kababayang Caviteño. 2009 nang kilalanin siyang CNN Hero of the Year dahil sa kanyang proyekto na Pushcart Classroom. At matapos ang tatlong taon ay muling nagbunyi ang mga Pilipino sa pagkapanalo ng Batang Caviteño sa International Children's Peace Prize. Magandang gabi, ako po si Carla Lizardo at ito ang Personal. Mga karanasan na kapupulutan, mahalagang aral sa tinaak na daan, kwento ng tagumpay at mga inspirasyon, hango sa buhay at muling pagbangon, pinalakas, pinatatag ang kalooban, natutong lumipad, natutong lumaban, mga kitang-itang Pilipino, iba't ibang istorya at pagkatao, alamin kung paano at kung sino-sino kilalanin bawat isa sa likod ng bawat kwento. Walang pinipiling edad ang pagtulong sa kapwa. Sa kanyang murang kaisipan ay marami na ang kanyang nabigyang pag-asa. Kaya naman kinilala ang kanyang mga gawa at nagwagi sa International Children's Peace Prize noong 2012. Mula sa pangangalakal noon ay unti-unti nang nakamit ni Chris Valdez ang tunay na tagumpay ng kanyang buhay ngayon. Actually, ito ang award nito para po sa mga batang kalipin namin. Pusinto po para din sa mga hindi sa mga taong nagmamahal ko sa akin at para din po sa mga sa team ko po mismo. And kung wala pa sila, hindi ko po ito nararating sa ano po ako ngayon. Tatlong taong gulang noon si Chris nang matutong mamalimos sa lansangan at mga lakal ng basura para kumita ng pera. Dumanas ng kalupitan mula sa kanyang ama na pedicab driver. 5 taon siya noong masunog ang likod at braso ng aksidenteng maitulak sa umaapoy ng mga gulong habang nangangalakal. Dinala siya ng kanyang ina sa isang Christian Youth Charity sa Cavite upang maipagamot ang sugat. Nang gumaling si Chris ay tuluyan na siyang ipinaampon ng kanyang mga magulang sa youth charity na tumatayong legal guardian niya ngayon. Meron pong suot around your neck. Ano ba yung sinisymbolize na to? Yes, bali itong galing po to sa Mindanao po. And it symbolizes po na nire-represent ko po yung mga batang kalye po. And kasi kaya naman po ako na-awardan ng Children's Peace Prize is para din sa kanila po yun po. Dahil nire-represent ko po sila po. And yun po, gusto ko po sila mabigyan ng boses po para yun po, malaman ng mga tao kung ano po yung istorya po nila. Mas nagbago ang pananaw sa buhay ni Chris nang makilala niya si Efren Peña Florida. Nagsilbing paaralan niya ang Kariton Classroom ni Efren. Bali, itong school na po ito na pinapasukan ko ngayon, bali, para po siya sa mga drop out and out of school years po. And bali, kasama din dito po yung mga nabubuli sa school and yung mga teachers po dito, magagaling din po. Kaya, yun po, napili ko po na pumasok dito kasi mas matututukan ko po yung school ko po. Sa pagbabalik ng personage. Para po sa akin, yung pinakamahalagang bagay, siyempre yung buhay po natin. Kung wala po ito, hindi po tayo makakilos, hindi po tayo makakagawa ng isang bagay. And mahalaga din po yung ano po natin, yung magandang karakteristik po natin. Kasi dito po, nagre-reflect kung ano po tayo, kung ano po yung pinapakita natin sa mga kapwa. Sa
edad na 13 ay naging pinakabatang voluntaryong tumutulong sa Dynamic Teen Company kung saan itinuturo niya ang wastong karinisan hanggang sa makabuo siya ng sarili niyang institusyon. Sa tuwing sasapit ang kanyang kaarawan ay namamahagi siya ng mga regalo sa mga batang lansangan sa suporta na rin ng mga private donors. Ang kanyang munting gawain ay naging inspirasyon sa international community. Nanalo ka nga ng Children's Peace Prize ng 2012. So ano naman yung feeling na nabigyan ka ng recognition? Tsaka paano to, parang how did it change your life? Yes, ito pong pagkapanalo ko po, actually hindi lang po siguro sa akin personally, pero siguro sa buong team po namin, dun sa C3 po, sa organization po namin. And para, actually ito pong award na ito, para po sa mga batang kali po na nirepresent ko po, para dun sa mga, sa mga taong nagmamahal po sa akin, and para din po ito sa mga, sa team ko po mismo po. And kung wala po sila, hindi ko po ito mararating kung ano po yun, kung ano po ako ngayon. And ayun po, parang it's an honor po para makareceive po ng ganitong award. And hindi po, parang hindi po basta-basta nakareceive ng ganito. Kaya sobrang masaya po ako na na-represent ko po ng mabuti po yung countries po na, natin. So ngayon, ano ba yung mga bagay na pinagpapasalamatan? Ayun po, meron po akong pamilya po ngayon na hindi man po biological. Ayun po, meron po akong mga tumatayong parents ko po ngayon na siya pong nagpaparamdam po sa akin ng pagmamahal. Ayun po. And siguro pangalawa po din yung mga nasa maayos po ako na kalagayan at nakakapag-aral po ako. So right now, ano yung masasabi mong pinakamahalagang bagay para sa'yo? Siguro yung ano po natin, syempre yung buhay po natin. And ayun po, kung wala po ito, hindi po tayo makakilos or hindi po tayo makakagawa ng isang bagay. And mahalaga din po yung ano po natin, yung magandang karakteristik po natin. Kasi dito po nagre-reflect kung ano po tayo o kung ano po yung pinapakita natin sa mga tao. Sa ngayon ay pinagpapatuloy pa rin ni Chris ang kanyang pag-aaral hangad na makamit ang mas marami pang tagumpay sa hinaharap upang mas marami pang bata ang kanyang matulungan. And ngayon, grade 9 ka na. Yeah. So, ano ba yung mga goals mo? Ano yung mga nais kong maabot sa buhay? Yes, ano po, gusto ko din po, ayun po, una, makapagtapos po ako ng pag-aaral po. And pangalawa, ayun po, magkaroon ng maayos na trabaho po. And pangatlo, mag-continuous pa rin po yung mga, ano po namin, yung mga projects po namin dun sa organization po namin. Yung pagtulong po namin sa ibang mga bata po. Meron ka na bang specific na gustong gawin? Gusto mong magturo? Actually, ngayon po, ang pangarap ko po maging journalist po. Okay. Oh, baka susunod, ikaw na yung nag-interview po, pwede po. So, ano yung favorite subject mo ngayon? Ngayon po, English, history, mga ganun po. Okay. Yeah, mainly po ako sa ganun. Meron ka lang bang message para sa ating mga manonood? Sana po na pag may nakita po tayong pangangailangan po or may mga tao na nangailangan is yun po, tumugon po tayo. And naniniwala po ako personally na hindi po hadlang yung edad po natin, hindi hadlang yung estado po natin sa buhay upang makatulong sa ibang tao. Sa pagbabalik ng personage. Pahalagahan nila yung education na pinaprovide sa kanila ngayon. Mm-hmm. Kasi education, di ba, ano nila, parang naging privilege. So, maraming hindi nakakapag-aral at nag-hilap sila. So, yung ibang nag-aaral, medyo may kaya. Mm-hmm. And sabi namin, yung value nila, so pinag-unitikan kayo ng opportunity ngayon na mag-aral, so huwag nang baliwala yun. Dahil sa kanyang hangarin na makatulong sa mga batang lansangan na makapag-aral muli. Sa kanyang proyekto,
sakto ng Porsche Car Classroom ay marami ang napahanga at nagtiwala sa kanyang kakayahan na malayo pa ang mararating ng kanyang buhay. At mula dito sa Cariton High School sa Cavite, ating kakamustahin si Efren Peña Florida. Natatawang tayong bayan because selflessly, up to the last drop ng energy na meron tayo, na ibibigay natin yun para hindi para sa sarili. Buhay natin yung kapakanan ng iba, higit sa kapakanan natin. Nagtapos si Efren sa elementarya at sekundarya sa tulong ng scholarship. Noon pa man ay nagkamit ng mga parangal sa eskwelahan. Taong 2000 naman nang makapagtapos ng kursong Computer Technology sa San Sebastian College, Recoletos. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ikalawang kurso sa Cavite State University kung saan nagtapos siya bilang cum laude noong 2006 sa kursong Secondary Education. So we talked to one of your students rin, si Chris, and parang sobrang yun nga yung binigay yung pansin na he really put a lot of emphasis on the values formation of the students here. So ikaw ba, like, ano ba yung mga life lesson na you really really try to impart on the students? Ang lagi namin sinasabi sa kanila, kapag nakita sila ng pangangailangan, it is you do something. Pero siyempre, estudyante sila. Gusto rin namin ituro sa kanila yung value naman na pahalagahan nila yung education na pinaprovide sa kanila. Kasi education, di ba, parang naging privilege. So, maraming hindi nakakapag-aral at nakikinap sila. So, yung ibang nag-aaral, medyo may kaya. And sabi namin, i-value niyo. So, pinagbibigyan kayo ng opportunity ngayon na mag-aral. So, huwag niyong baliwalain. So, inaano rin namin, aside dun sa pag, yung pakikipag, yung kapwa-tao, yung pagpapahalaga, yung edukasyon sa pagpapakatao. So, gusto rin namin, nila, bigyan ng importansya naman yung akademya. Kasi yung academic performance nila, na may angat nila yun para eventually maging makakuha sila ng magandang trabaho at makatulong sila sa pamilya nila, may angat nila yung pamumuhay nila at at the same time may angat din nila yung pamumuhay ng ibang tao. Nang siya ay 16 na taong gulang, itinatag niya ang grupo ng kabataan na tinawag nilang Dynamic Team Company. Layo na turuan ang mga batang kalye sa kanilang lugar gamit ang kariton na naglalaman ng educational materials. Makalipas ang 10 taon, umabot na sa 10,000 ang miyembro ng organisasyon at nakapagturo na sila sa humigit kumulang 1,500 bata. So you really are a modern bayani. So para sa'yo, ano ba yung meaning ng salitang ito? Kasi yung word na bayan doon sa bayan. Sa akin, yung bayani ay hindi naman kailangan mamatay or ibuwis yung buhay para mapawagin na yung bayani. Kahit na mahirap ka lang we are never too poor to take a place on how we can spend or help someone na nahihirapan. So, wala rin naman sa edad yung bayani, kailangan of age. Nandun kong level na yun. So, kahit bata, kagaya ni Guess, diba? So, he started na maging inspiration sa amin, na maging hero sa maraming mga kabataan. He was 6 years old. So, he started volunteering by simply demonstrating yung proper hygiene, brushing of teeth, washing of hands, ganun kasimple. Pero malaki yung impact na dun sa mga bata na kilala siya. So, dun sa mga simpleng bagay na yun, dun natin napapakita yung kabayanihan na meron tayo. At nabibigyan tayo ng matatawang tayong bayan because selflessly, up to the last drop ng energy na meron tayo, na ibibigay natin yun para hindi para sa sarili. Luha natin yung kapakanan ng iba, higit sa kapakanan ng natin. Sa pagbabalik ng personage, kailangan natin focus yung behavior sa aking character ng estudyante. It must go together kasi yung dalawang. So, kailangan
magaling nga yung utak mo, tapos sama naman yung ugali mo. So, hindi sila magiging matagumpay mo. Sa tulong ng Club 8586 na tumulong sa kanyang pag-aaral sa elementary at high school ay naging nominado si Efren sa CNN Heroes noong 2009. Hindi naman sila nabigo dahil November 22, 2009 nang hinirang siyang CNN Hero of the Year na pinagbunyi ng mga Pilipino sa buong mundo. Makalipas ang 5 taon, ang Kariton Classroom ni Efren ay lumaki ng lumaki at naging konkretong gusali na nagsisilbing paaralan ngayon sa mga kapuspalad na kabataan sa Cavite. So it's been 5 years since kilalanin ka bilang CNN Hero of the Year. What are you busy with right now? Right now, medyo marami. Pa-rin sa, ano, sa advocacy yung tuto ko ngayon. So we have the application sa Leyte. So right after nung Typhoon Yolanda. Mm-hmm. So we visited some school there. Tapos we thought of bringing the Kariton dun sa mga areas na needed yung program. And ngayon meron kaming current operation sa Palo, sa Leyte at saka sa Tacloban. And dito sa Cavite naman, busy naman ako sa Open High School namin, yung Kariton Open High School namin. I'm teaching kasi sa isa sa mga subjects ng mga bata. So I'm handling the program. Ito yung parang after kasi ng Kariton Classroom, ang target namin dito mga out-of-school children. Mm-hmm. And then eventually, we send them back to regular school. And then after that, pag nag-high school na sila, kasi ang goal namin, mapag-graduate sila ng elementary. And marami sa kanila, hindi na nagko-continue ng high school. O yung iba sa kanila, nagko-continue ng high school because gusto nila mag-aral. Kaso, nahihinto sila dahil nabubuli sa school, hindi kaya ng parents na pag-aralin sila, i-continue ng education. Tapos marami sa kanila na nate-terrorize ng mga teachers, mga terror teachers. So yun yung medyo takot sila. So, kaya nag-open kami ng Kariton Open High School. So, is there like a special curriculum for them? We are using the DepEd curriculum. Okay. So, pero meron kaming mga, meron kaming mga subjects like robotics. Yeah. Meron kaming yung livelihood programs like computer technology. Tapos meron kaming mga baking, cooking. Kahit mga grade 7 pa lang sila. So, tinitry na namin na mag-productive. At the young age. Tapos, meron sa kanila, ang kaibahan din sa program namin, so, tinitrain namin yung mga estudyante, kasi we have students sila at age 17, 18, 16, yeah. Medyo over age na pagdating sa tamang level ng grade nila. So, tinitrain namin sila mabuti, and then eventually, pag may schedule kami ng ano, meron tinatawag na placement education, Philippine Educational Placement Test. So, pinapag-take namin sila ng placement. So, meron kaming 2 estudyante na nasa kolehiyo na ngayon. Tapos, ang subjects na focus namin is the Ensay Mava. Yung English, Science, Math, and Values. Okay, Ensay Mava. Catchy! Pero, in-explain namin sa magulang na aside dun sa Ensay Mava, na English, Science, Math, kailangan natin focus yung behavior sa kanyang character ng estudyante. So, mm-hmm. It must go together kasi yung dalawang. So, kailangan na magaling nga yung utak mo, tapos sama naman yung ugali mo. So, hindi sila magiging matagumpay mo. So, kaya marami tayong mga edukadong tao, pero mga loloko. Yes. Mga matataas ang pinag-aralan, pero mga sinungaling, mga talibot, bad example sa lipunan. So, ngayon, ano po yung pinapangarap mo? Mag-continue yung program namin yung Kariton Open High School. Mas marami pa kung ma-reach out ng mga drop-out, yung mga out-of-school youth. And then, naging, ano, tulungan sila na naging productive ma-own yung values nila. At ma-realize nila na may value sila dito sa society. At eventually, sila naman yung, ano, parang cycle lang, parang paid forward. So, sila naman yung tutulong. Likas sa mga Pilipino ang pagiging matulungin kahit sa simpleng pamamaraan, ito ay ating gagawin.
Sana ang kwento ng kabayanihan ni Chris at Efren ay maging inspirasyon hanggang sa mga susunod pang mga generasyon. Hanggang sa muli, itong programa naghahatid ng mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at pagbangon. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Madali lang siya i-handle kasi sa umaga, training. So yung modeling, flexible time naman siya eh. On call ako eh. Kung may event dito, so go ako. Hindi naman siya nagko-conflict. She somehow hesitant to be a model, to start becoming a model. Because at first she was thinking that she's gonna be the only model in the fashion industry na deaf.